ito yung unang biyahe natin bago mag-winter. Malapit na ang winter. Ngayon is August na. Drop it here. Okay, okay, bringing it into the... taking it to the port. Okay, taking it to the port, okay. Just unhook. Yeah, okay. Baga sana sinalo lang yung aking load kasi may nag-aabang na. Ayan, ang kauna-unahang biyahe natin ngayon dito sa British Columbia bago mag-winter sa wakas. Alright, you guys, good morning, good morning, good morning. At ang current location natin is sa andito tayo ngayon sa Hope, British Columbia Flying J, kung saan dito ako natulog kagabi at katatapos ko lang maglakad-lakad. Kahit ano naman, medyo hoys-hoys pa ng konti. Ito yung daily routine ko, no, na ginagawa since nung nakaraang 2 months na diagnose tayo sa blood works natin na mayroon tayong high cholesterol level, mataas ating blood sugar, at mayroon tayong gout. Yung gout, kakakain yun ng pinapahitang kambing. Yun. Gusto kong i-share sa inyo, no? Ito yung kauna-una ang biyahe natin mula noong nung huling biyahe tayo, nung nagka-beryo si Cordapia, sa mga nakasubaybay sa atin. At ito yung unang biyahe natin bago mag-winter. Malapit na ang winter. Ngayon is August na, September or October, magkakaroon na yan ng snow. Ayan guys. At ang load natin ito is dadalhin natin ngayon sa Delta, British Columbia. Pero bago tayo tuluyang dumire-diretso, mag-free trip muna tayo at magpapagasolina muna tayo. Wala yata akong maatras. I got you in the camera. Ah guys, maatras. Kaya niya yan, ang luwang-luwang. Ang kaya niya yan. Hey guys, baka mamaya matabi niya si Cordate. Hindi pa tayo, naka-record pa. Pero hindi halata. Kunwari tinutulungan natin. Wow! Dalawang? Dalawa pa eh. Pwede pa dun kunin niya dun sa kabilang yun eh. Pasok. Go! Back! Ang kaya niya. Gabi na. Yung mga ibang mga ano dito mga kaibigan, mga driver, mas gusto nilang mag-drive sa gabi tapos magpahinga nilang sila sa araw kasi ang truck stop mostly puno pag gabi. Yeah. Diskarte na rin ng tao yon kung sanay sila mag-drive sa gabi. Yan, but anyway, kayang-kaya na niya yan. Dire-diretso na yan. Sa loob at gusto ko rin i-share sa inyo, no, yung gasolina ko kapag pakaway-kaway kasi kaibigan mo team driver pala sila, hindi, no, pamuta-muta pa yung isa eh, papalitan pala sila. Alright, okay, so ano bang ilang oras na ba? Okay. Ilang oras na yung duration? You have 13 hours and 0 minutes of remaining drive time. Oh,
10 hours and 33 minutes na yung duration ng sleeper berth natin. It means gumising ako ganina just before mahit na yung 9 hours na break ko, tapos naglakad ako. Ngayon, since Dito ka nga muna, bag. Gusto kong i-share sa inyo yung ano, guys. Aking katuwang dito. Ang aking katuwang dito is mula nung na-diagnose ako ng sa blood works ko, ito, timbangan to track the calorie na iniintake ko. At pagkatapos meron tayong smartwatch na binili ng asawa ko na nagkakahalaga ng $20 lang, para ma-check ko yung steps ko or activity ko daily. Nakakita nyo guys, naka-ano na ako ngayon, kung makita nyo, naka-ano na tayo, naka 10,140 step na tayo, naka-burn na tayo ng 565 na calorie. At yung distansya ng ating nilakad or ginagi ngayong araw na to, kaninang umaga lang, is 5.56 miles. Nakalimang milyahin na tayong linakad. Ayan, pasok ko lang. At gusto kong i-share sa inyo, gagawa ako ng ng milkshake ko, kung saan ang tao kailangan din niya ng gasolina. Alright, so ayan, ito ang gusto kong i-share sa inyo, timbangan ko. Yun. Ayan guys, at itong ating blender. Okay, itong blender natin. Ayan. Gagawa tayo ng protein shake. Lagay natin dyan. There. Kung ang truck, kailangan niya ng gasolina, diesel, para umandar. Ang tao, kailangan niya ng nutrients at saka vitamins and minerals. Ito, itong protein shake, gagawa ako nito, protein shake. Dalawang scoop, 60. Basta 60 gram. Yun. Yan, sabi ko mga itong mga to. At dagdagan natin siya ng haluan natin siya ng 60 yung milk, ay yung protein, isolate whey protein shake, tapos avocado. Iter natin yan para 0-0. Lagyan natin siya ng itong isang to. Yan, 52 grams of avocado. Perfect. At pagkatapos, lagyan natin siya ng, iter natin para mag 0-0 ulit. Lagyan natin siya ng strawberry. Lagyan natin ng mga, mapubulok na pala strawberry ko, damihan ko na pala to. Okay, 1. Lagyan natin ng mga 100 gram of strawberry. 2, 3. Kasi bili na lang tayo kasi baka mamaya. Mabulok niya ito, sayang lang din. Okay. Meron pa bang nabubulok dyan? Ito. Isang gawaan ko pa bukas yan. Yan, tama-tama. Tapos ilagay natin dyan. Lagyan natin siya ng konting tubig. Meron akong pinalamig dito na tubig ko eh. Ah, ito ba? Ito yata yung ito. Dito ko ilalagay din. Yan. Tapos kunin natin ito. Yung mga dumbbell ko rito. Ngayon talaga guys, pagka medyo
Ang dami mong abubot sa loob ng truck. Pasok muna natin dito. Mga to. Aray na siya ano. Tignan natin ito dito. Yan, yan ka lang muna. Tapos saksak natin ito. Yan. Napos yung kutsara ko. Yun. Kasi sa loob kailangan pumasok yung tubig sa loob. Para maano niya. Go. Yan. Tapos yan. I-blender natin, guys. Makita niyo na oh. Tapos mamaya pagka ano, uhugasan ko ito, kunin ko dun sa ano. Kasi magsha-shower din ako. Bago tayo tuluyan naman oh. Shower muna, shower. Alright guys, ready na yung ating gasolina, protein shake sa umaga. Ito oh. Sarap mga kaibigan. So, paano mga kaibigan? Pagkatapos ko lang inumin nito, gumawa na rin kayo ng protein shake nyo. At share-share na tayo uminom. Or ali kayo, inom tayo dito. At paano pagkatapos dito, iinom. Pagkatapos kong inumin ito, papagasolina ako, sabay free trip. Pagkatapos maliligo ako para dire-diretso tayo sa British Columbia. Toast mga kaibigan, toast. Alright guys, magpapagas muna tayo, free trip. Bago tayo dire-diretso. Woo! Lagay ako ng DEF tsaka konting gasolina lang dito sa truck. Okay. Mag-refill lang tayo. Yeah. Dati ng mga gulong. Mantigas. Wow. Meron na siya. Tama. Ilaw. Ayos. Pinalitan nila nung nakaraan eh, kasi nag-click eh. 3-4. Ilaw sa taas ni Cordapia. Linisin ko lang yung aking ano. Windshield. Alright you guys. Larga na tayo. Papunta na tayo ng Vancouver. Saan natin i-drop itong ating ano, ating load. Wala. Hindi ako nakapag-shower guys kasi kumuha yung kanilang shower. Ayoko na maganda. Masyadong matagal. Walang pakante eh. Pagkatapos nung mag-maliligo, dinisimpan nila.
mamaya na lang pagbalik. Marami pa naman oras pagka magano eh. Pagka maligo lang. Alright guys, dire-diretso na tayo. Papunta na tayo ng British Columbia Delta kung saan natin na-drop itong trailer natin. Ito yung unang biyahe natin, no? Ngayong fall, ngayong malapit na ang winter, mga August na ngayon, September at saka October, nandyan na yung winter. Yan, taglamig na naman. Well, anyway mga kaibigan, update ko kayo mamaya pagdating natin doon sa Vancouver. Sana may reload na akong ibibigay sa akin. Kasi long weekend mula Sabado hanggang Lunes, kahapon is Lunes. Kaya wala silang reload down na mahahanap sa akin. Kaya naman in-adjust ko yung pag-alis ko. Malis ako sa bahay ng Linggo kahapon. Ay hindi, nung nakaraan kasi Lunes kahapon. Tapos nag-drive ako papunta rito. Martes ngayon, tamang-tama. Balik opisina na sila. Ayoko naman magantay dito. Ayoko naman silang singilin ng layover. At least, sa bahay tayo, sa pamilya. Yan. Alright guys. Bukas itong timbangan. Daan tayo rito para malaman natin kung ano ang timbang natin. Pero alam ko magaan lang to eh. Kasi natimbang ko na sa yard. Stop before driving onto scale. Dandan lang. Five three ang steer. 13.4 ang drive. Ang trailer natin is 15. Okay. Wala naman silang sinabing violation. Okay naman yung ating timbang, kaya dire-diretso na tayo. 5-3. Alright guys, patawid tayo ng matiwasay dyan sa kanilang government scale dito sa Hope, British Columbia. Ngayon wala nang scale na dadaanan, kaya dire-diretso na tayo ngayon. Alright guys, andito na tayo sa Ocean Delta. At ayan, mukhang taas na. Mukhang bago yung bagong pintura lang ba? Kasi ang daming humps ah. Ang daming humps. Rarating lang natin dito. Wala pa tayong reload confirmation. Antayin na lang natin. Lagay ko na lang muna ang sarili ko dito ng off-duty kasi sayang. Kasi yard mode naman to. Ilagay ko lang. Come on, gents. Off-duty. Okay, so ilagay natin ng compost. Arrive at consign ni Delta. BC. Alright. We have 3 hours and 26 minutes of remaining drive time. Yan. Tapos pagdating natin dun sa taas, i-uncouple natin to. At
tatawag tayo sa kanila kung anong update ng ating reload. Ang reload natin is pretty sure pabalik na ng ano yan ng Winnipeg. Shout out nga pala guys kay Kuya ano, kay Kuya Romulo, kay Kuya Molong, dating owner operator. Oh, nagsimula siya sa company driver, then owner operator ng Trappers. Siya yung kauna-unahang Pilipino sa Trappers noon bago kami. Nagkita kami kanina doon sa Hope, British Columbia. Doon sa kung saan tayo natulog kagabi. Shout out sa iyo Kuya Malong, Ilocano rin 'yon. Matagal ng truck driver 'yon, guys. Kumbaga sa ano sila yung mga nilulumot ng mga matatagal ng mga umahawak ng mga manobela doon pa sa Pilipinas. Sabi niya nung nag-usap kami, hindi ko lang na-videoan kasi papunta ako maglalakad that time nung nakita ko siya. Ngayon lumipat na siya sa Teams company, maganda daw yun eh. Alam ko, Teams nag-hire din ng Pilipino nag-hire sila ng overseas company driver nila. Check nyo lang sa American agency, tsaka yung magsaysay yata yung mga nag-hire ngayon guys sa Pilipinas. Yan, at nagkita kami ni Kuya Molong doon. Kwento ang konti, sabi niya matagal na daw siyang driver mula Pilipinas, nagpunta siya ng Saudi. From Saudi, nag-apply siya papunta rito na truck driver, na-approve siya. Yun. Kaya kumbaga sa ano sila na yung matatagal ng driver ng mga truck doon pa sa ibang bansa pa yan. Saan-saang bansa sila nakarating, pagiging truck driver lang. Alright. Come on, anong reload natin para makauwi na tayo agad? Unang pagkakataon, unang biyahe natin mula from bago mag-winter, stop for the stop sign. Hop. Check right and left kung may tatawid na ano. Tatawid na train. Na-miss ko tong daan ng paakyat doon sa pinaka tuktok guys. Ito, pipwersa talaga ang truck dito eh, kasi napaka incline niya. I-trust natin, i-unhook, tapos antayin natin ang reload. Alright. Officially, we are now again in Delta. Ah, ito yata kukunin. Drop it here. Okay. Sige. Neutral. Okay. So, lagay yung chains on duty post trip. Okay.
Tapos papilis niya. Yep. Hi, buddy. Do you have the key of the lock? Key for what? Lock, like the personal lock. The driver have the different. I will check. I will check. I will help this guy first. Yeah, he can. Okay. It is load going to. You're bringing it into the. I'm taking it to the port. Okay, taking it to the port. Okay. Just unhook. Yeah. Okay. You wanna put it there? Please put it. I'm just gonna put it there. Okay. I'll do it. Okay. Thank you. Hold on, buddy. I'm just gonna park here for now. Ah. Hindi naman ako late eh. Mamadali sila kasi ang iti ko dapat dito alas 12, alas 11 pa lang naman. There. Tapos dito tayo, tatabi muna tayo rito sa gilid dito. Alright you guys. Dito na tayo sa Delta. Nakita nyo na mga kanina. Kumbaga sa ano, sinalo lang yung aking load kasi may nag-aabang na. Ayan, ang kauna-unahang biyahe natin ngayon dito sa British Columbia bago mag-winter sa wakas, thank God. Kasi nakarating tayo rito ng maayos at walang naging problema sa bundok. At inaantay ko yung ating reload information. Since nga sa kanila na nandito na ako, nag-inquire na ako ng load at hinahanapan na ako. Ayan, nakapark tayo sa gilid. Pagpapatuloy ko yung pagbubuhat ko dun sa loob kasi nasimulan ko na yung morning routine ko. Papawis lang ba? Kasi alam nyo naman dito sa Canada guys, summer, kunti lang, tapos winter. Baka mamaya tamarin na ako magpapawis sa winter kasi tapos. Anyway mga kaibigan, nakita nyo ulit ang Delta. Diyan si Cordapia, nakapark lang. Woo! Maraming mga incoming na ano, trappers din yon. May trappers din to. Puto natin. Tingiti si Idol ah. Puro trappers to guys ah. Mga container ng trappers. Ganda ng Volvo na yun oh. Bagong Volvo ba yan? Hindi, ano, Kenworth. Ano, forma niya oh, Kenworth. Yan, yung kulay gray na yan, Kenworth. Tapos mayroon pang musbong katurod kay Cordapia. Ang mga container nila dyan guys. Alright, antayin lang natin yung load at magpapatuloy kayong pagbubuhat turon. At pagkatapos pag may load na tayo pang gagawin patsin na agad. Yeah! And guys so paano, ingat lang ano, stay safe, keep healthy and keep safe on trucking guys ha. Peace up at saka thank you sa inyong walang sawang panonood sa mga video vlog nila. Bye guys.
Lakay Pinoy Trucker.